Yes, hello guys. Welcome back sa my channel. Okay? Magsi-share lang ako ng konting kaalaman para sa ating ito ay related sa ating kalusugan. So, subalit marami sa inyo ay hindi alam ang level ng inyong blood glucose, uric acid, cholesterol, triglycerides. Ayan. Baka mamaya akala nyo normal lang, yun pala sobra na kayo sa limit. So parang tulad ko, kung hindi pa ako nag vlog sa 3 months workout challenge, hindi pa ako mapipilitan magpa blood chem test. So ngayon ko palang nalaman na kala ko healthy na ako kasi wala akong wala akong mga masyadong nararamdaman maliban na lang dito sa yung back pain ko. Ayan, yung back pain ko sa likod. Kala ko yun lang ang ano ko, yung back pain ay normal lang. So subalit linawin ko lang, ako ay hindi nag-aral ng pagka-doktor o pagka-medisina, hindi din po ako doktor. Ito ay itong information na ito ay base lamang sa test result ng aking dugo. Okay? So, umpisa na tayo, Brad. Umpisa na tayo, guys. Sa blood glucose, ito yung lapot ng dugo natin base sa sugar daw, sabi nila eh. So, alam nyo, ang minimum is 76. And maximum is 110 milligram per DL. Ano ba yung DL? Yung DL, sinerge ko sa internet, ayon ay deciliters. Kaya mga doktor na nakakaalam niyan tayo sa construction, millimeter, centimeter, pero yung DL na yan, deciliter. Deciliters mga doktor na yan. So, ulitin ko guys ha. 76 to minimum 76 milligram per deciliters and maximum 110 milligram per deciliter. So, pero ang aking nakuha, ang base sa aking result ay 103 milligram per deciliter. So, ibig sabihin, andun ako sa in-between. So, healthy yung wala akong problema sa sugar ko. So, okay. So, pasado. Second test, yung uric acid. Yung uric acid ko, kala ko normal lang. So, tingnan natin. Sa lalaki, ang uric acid, ang minimum is 3.5 per 7.2 milligram per deciliter. Sa lalaki yon. Sa lalaki is 3.5, ang maximum 7.2 milligram per deciliter. Sa babae, 2.6 milligram per deciliter to 6.0 milligram deciliter sa uric acid. Pero ang aking nakuha guys, kung hindi kayo makapaniwala, nako, 10.3, sobra-sobra. Ang maximum dapat 7.2 lang. Ako ay 10.3. Pero sa totoo lang, wala naman akong nararamdamang kasi karamihan na may mga kasama ko dito, mga may edad na mga lahat may uric. So ayaw nilang kumain ng mga laman loob. Ako mahilig ako sa laman loob eh, tsaka sa peanuts, sa mga nuts kasi yun yung parang pang replacement ko sa kanin. Kaya mahilig ako dyan kasi pag kumain ako ng nuts parang busog ako agad. So ngayon ko lang nalaman guys, kala ko wala akong, kala, hindi ko talaga in-expect ito na yung uric acid ko mataas kasi kahit gaano ako karami kumain ng papaitan, laman loob, wala akong nararamdaman na namamaga dito, napipilay o kung ano paman. Wala, maliban lang sa back pain ko. Yun lang. Ngayon, sabi ko sa doktor, sabi ko bakit wala akong nararamdaman na sobrang taas na pala ng kwang ko. Sabi niya, hindi lahat daw ng sintomas ng uric acid ay sa daliri namamaga, sa tuhod, o kung hindi ka makalakad. Sa tutusin lang guys, wala akong nararamdaman na pagkapilay,
o pamamaga ng kung ano paman, pero sabi nila napakataas ng uric acid mo. Ang iba nga 8.9 or hindi pa umaabot ng 9, talagang mataas na yun, pero sa akin umaabot ng 10.3. Sabi niya sobrang taas niya, sir. Pero sabi ko, ba't wala akong nararamdamang pamamaga sa daliri, sa ano, sa paa, kung saan paman. Sabi ko, kahit kumain ako ng laman loob, mga nuts, ang hilig ko dyan sa nuts, sa mga, ano to, mahilig ako sa mga beans, yan. Sabi niya, hindi lahat, siguro ko, dito daw naipon lahat sa aking baywang. Alam nyo guys, kala ko nung araw, kala ko noon, yung baywang ko ay sakit dito sa kidney or sa UTI. Pero bago ako nagpa-test ng blood chem, nagpa-test muna ako sa kidney, pinatest ko lahat. Negative yung result ko, puro normal. So kaya nagtaka sila. So nag-decide yung doktor, sabi niya, "Sir, magpa-blood chem ka." So nagpa-blood chem test ako. So ito na yung lumabas, uric acid pala. Kaya sa inyo guys, hindi lang lahat na symptoms ng normal lang talaga na namamaga yung ano to, pero yun ang basic, yun ang normal. Pero wag mong isipin na kahit na kumakain ka ay hindi pala wala kang uric acid o ano. Dapat magpa-test ka talaga pala. So, yun. Blood, uric acid. So, sa cholesterol. Ang cholesterol, guys, ay below 200, no rest, normal ka. Sa cholesterol, ha. Pag yung cholesterol mo ay below 200, normal yun. Pero pag 200 to 240, moderate rest. 200 below, normal ka. 200 to 240, moderate rest ang ano mo, ang cholesterol. Pero pag 240 above, high rest na yung cholesterol mo, cholesterol. So ang result na nakuha ko ay 284. So pasok ako sa high rest kasi 240 above ang high rest. Umpisa sa 240, pataas, high rest na yon. Ang nakuha ko 284. So eksaktong challenge na to, dahil mataas yung uric ko, mataas yung cholesterol ko. So kailangan ko talagang mag-workout. So kayo din sinasabi ko sa inyo, magpa-test na kayo, or kung wala kayong, kung ayaw nyo magpa-test, mag-workout kayo kasi mahirap na, lalo sa panahon ngayon. So ang last is triglycerides. Ang triglycerides ay ang 150 pababa, normal. 150 to 199 borderline high. Pero ang 200 pataas, high. So ibig sabihin critical 'yon. So ulitin ko, ha. 150 pababa, normal. 150 to 199 borderline high. 150 to 199 borderline high. 150 pababa, normal. 150 pababa, normal. 150 to 199 borderline high. 200 pataas, ibig sabihin delikado na 'yon. So ang nakuha kong result ay 129. So walang problema. Below 150 ako. Ngayon, ano yung itong cholesterol tsaka yung triglycerides? Sinerts ko. Sabi ko, ano ba tong triglycerides? Yung triglycerides, yun pala yung mga yung sa dugo natin. Yun yung ito yung sinasabing store unused calories. And store unused calories sa ating dugo. And provide your body with energy. Ibig sabihin, yung bawat dugo natin may mga calories din. Ito yung may mga per siguro ko, per ano yan, may mga yung sa Microsoft nakikita. Tapos ito naman yung sa cholesterol. Yung sa cholesterol, ito yung uh,
taba sa dugo. Ito yung kuha natin sa dugo siguro, bukod sa calories, yung dugo natin may kasamang calories, may kasama pang taba. Ito naman yung taba na ito, ito yung nagbibuild ng cells in certain hormones. So, itong dalawa, lahat may purpose sa katawan natin. Kaso nga lang, lahat ng sobra may side effect, may ano din, lahat ng sobra may impact din. So, ulitin ko guys, ito ay sinishare ko lamang sa inyo para sa inyong kalaman. Okay, ako po ay hindi doktor o nag-aral ng anumang medisina. Ito ay base sa aking result nung ako ay magpa-blood chem test. Ulitin ko, blood glucose, minimum 76, maximum 110 milligram per deciliters. Blood glucose sa sugar yan, kung gaano kakuan sugar natin sa katawan. Uric acid, 2.6 minimum, 2.6 minimum and 6.0 per milligram per deciliter sa babae yan. 2.6 minimum, 6.0 maximum sa babae yan. Sa lalaki, 3.5 ang minimum, maximum 7.2. Yan sa uric acid yan. Sa cholesterol, 200 pa baba, no rest, walang problema. 200 to 240, moderate rest. 240 pataas, high rest na yon yung cholesterol. Pero ang cholesterol, ito yung medyo delikado kasi tatamaan ka nito sa mga heart attack eh. Ito yung mga nagkukos ng heart attack eh. Okay? Kailangan ito exercise. Kung hindi ka mag-exercise dito, yari ka. Nga ka magparalyze ka nito, huli na ang pagsisisi. Okay, ito naman na triglycerides, ang 150 pababa, normal, 150 to 199, borderline high. Pero yung 200 pataas, very high. So, itong dalawa, related ito sa taba pa rin, na puro ang impact nito sa ating puso. Ito yung mga pag nasobrahan naman tayo nito, talagang may posibilidad na ito yung magkukos ng mga heart disease. Ayan, dito yung pagsobrang taba. Siyempre, high blood ang abot nito kapag sobra. Okay guys, so yan po ang aking konting kaalaman na isishare sa inyo. Yan po ay base sa aking test result. Kaya advice ko guys, hindi porkit normal ka, hindi porkit wala kang nararamdaman, normal ka na. So, ako sa inyo, pag may extra pera, magpa-test. Blood game ako, pinatest ko lahat bago ako kuan dito sa challenge na to, nagpa-test na ako ng aking kidney, nagpa-test ako lahat. Ito yung huli, yung dugo. Ito lang, yung blood game. So, wala na akong problema sa challenge natin, sa health ko. At least alam ko na. So, ang ano ko na lang, talagang sobrang sakit ng katawan ko. Ito, pag nalagpasan ko ito ng 2 weeks, makikita nyo parang wala na akong kapaguran ito. Tsaka, pag dumating na yung aking resistance sa bands. Wala kasing gym ngayon eh, kaya ang nakukuha lang natin workout dito. Hindi tayo nakakapag-workout sa back and chest. Okay guys, so see you on my next video. See you on my next vlog for D5. Okay? After nga pala ng 1 week, isasummary ko, magbablog ako ng isa, isasummary ko yung mga ginawa natin, tsaka yung kinain ko, tsaka anong ginawa ko, para at least yung ibang hindi na nakapanood, pwede na doon umano sa isang vlog ko na sa day 7. Okay? Ito naman kasi ay pinapakita ko lang sa inyo yung kung talagang paano para ma-prove sa tao kung ano ba talaga, kung effective ba itong gagawin natin, kung anong kahinat na nito. Kasi sa tutusin lang guys, yung ibang mga nagbablog, bibigyan ka, hindi ko naman sila inaano kasi siguro ko kanila. Sa kanila 2 hours o 1 hour sila mag i-explain, pero hindi mo nasasabihin 3 months sa kanila, pero wala naman, hindi naman natin nakita kung ano yung
kanila, itong sa akin, let's say, tingnan natin, umpisa na, kita niyo naman yung bill ko, kung anong kwan, titingnan natin. Okay, so, see you guys on my next vlog. Please hit the subscribes and like this video. Thank you very much.